So what's up mga kalakbay? Ngayon, mag-unbox tayo at installation ng Motul. For now, mag-unbox muna tayo ng eto. Ito yung nabili ko sa Shopee, a Mudguard. Yan, i-upgrade natin. Love it! Yan! Kulay red. Yan. Yan, pero hindi tayo dyan dahil madali naman to. Pero ang focus natin is itong Motul. Set aside na muna natin itong Mudguard. So, ito, galing Lazada. Dahil birthday sale ni Lazada, yan. Naka-menos tayo, naka-discount tayo. So, ito yung version 3 na cellphone holder. Oh, nice! Red yung knob na na-receive natin. So, ayan. Ayan siya. Red yung knob. Kakaiba. So, ngayon, ang gagawin natin is higpitan natin to. Itong joint na to. Kasi ang issue is pag tumagal is lumuluwag to. Ito ba? Ayan, gumaganon siya. Kahit nakasarado na to. Kahit may higpit na to. So, aaga pa natin bago natin i-install sa ating motor. So, una, babaklasin natin to, tutuklapin natin. Gamit tong pusher. Yan. Goma lang naman to, pero ingatan nyo pa rin. Yan, dandan lang. Para hindi umiwala yung ano niya, yung double-sided tape. So ayan, nakikita niya yung tornilyo dito. So meron din yan dito sa may baba. So babaklisan natin ng buo. Ayan. Dandan lang. So ayan, nakikita nyo, may naiwan na double-sided. So ingatan lang natin. So yung mga napapanood ko, yun yung mga issue sa Motul na version 3. So ngayon, tatabin natin to. Lalagay natin dito sa mga pinagamitan ng sticker. Ayan, para hindi madapuan ng mga likabok. Para yung pagdikit niya yun doon pa rin. So gagamit tayo ng screw. Kunin natin yung tamang sukat para hindi mabilog ang ating screw. Ayan, dahan-dahan lang. Pero luluwagan muna natin 'to. Kasi may mga spring tong ano, may spring to dito, dalawa. Ang kabilaan, so apat sila. So kailangan natin luwagan. Ingat-ingat lang. Ayan, nakita nyo, maangat dahil may spring. So, kuhaan nyo muna. Kontrain nyo muna. Ayan, then tabi nyo to, baka mawala. Then, babaklasin na natin. Ayan siya. Ayan, ganyan yung spring niya. Pero may stopper naman siya dito. May stopper siya. So, ngayon, okay, wala na. Ano natin? Wala na pala.
na-fix na nila yung issue. So, yung mga kalakbay, ano, na-fix na pala yung issue sa pagluluwag na ito. Ang ginawa nila is, finix na to. Wala na siya yung Allen screw. So, bago na naman yung design nila. Which is good to. Dahil na bago nila yung design. So, ngayon, ibabalik na lang natin. Ang pagbabalik niya, ganito lang naman, mga kalakbay. Is, ilus muna natin to. Yan. Itong dalawa. Total may stopper naman itong dito. So, madali lang naman. Few moments later. So, ayan. May salpok na natin. So, kailangan na natin ibalik itong cover na to. Thumbs up sa Motorwood dahil binago nila yung design doon. Na-fix yung issue. Kudos sa Motorwood. Kala ko yung old mo, kala ko yung may Allen pa yung makukuha ko. Ang tamang higpit na lang. So mga kalakbay, mag-purchase na kayo nito dahil sale si Lazada. Purchase ko siya ng $258 only. Then may free shipping tayo. Yan. Yan din. Alcohol muna tayo dahil nakahawak tayo ng grasa. Baka di dumikit. Then balik na natin to. So ayun mga kalakbay, yung new version ng Motobolt V3 na na-fix na nila yung issue about dito. So ayun mga kalakbay, kaabit na natin. So ayun mga kalakbay, may humabol pang package galing Lazada. So unbox muna natin to. So ito yung isa pang in-order natin na product galing sa Motobolt. Is yung pang GoPro naman to or any action cam na mount. Ayan. So ayan lang siya. So magagamit natin to sa ating moto vlog para may iba naman yung view, para may iba naman yung view natin, hindi na lang laging nasa harapan. Ayan, ayan siya. And nagkakalagay na naman to ng 220 pesos. So order na kayo mga kalakbay habang mura pa at birthday pa ni Lazada. So what's up mga kalakbay, ngayon i-install na natin yung ating nabiling Motobolt. Ayan. So una tatanggalin muna natin to tornilyo. Yan. So ito, natandaan niyo sa past video natin, kuha natin tong tornilyo doon sa
short stem natin na ngayon, ibabalik na natin kasi sayang naman. Yan, itatabi niyo muna. Secure muna. Then huwagan muna natin, kukunin natin muna itong lamp, ay yung mismong side mirror na ano. Yung side mirror, ma'am, kukunin muna natin ito. Then, saan natin? Hours later. Then, mga kalakbay, binabawasan natin itong curb na to. Ayan. Kasi dahil dito, itong sa isa nating na pang-action cam, same lang naman din sila na ito. Eh, tumatama dito sa may kanto, lalo pag naka-Ducati side mirror kayo. Ayan. Kung di nyo maiikot, ibale, iba na yung ano niya, hindi sumasakto sa butas. Mahirapan yung tunnel yung maipasok, baka ma-lost thread pa. So, kailangan bawasan, mapabricate natin ito. Few moments later. So, yung mga kalabay, okay na. Kasi, ganito sa ano position yan. Ayan. So, ngayon, sakto na sa butas, hindi na mahirapan yung ating tornilyo. Ganyan, kailan talaga bawasan talaga to. Kasi pag di natin binawasan, lalo may curve siya dito. Yan, nakikita niyo. Ayan o. Pag ganyan, ang hirap. Uneven siya. Kaya yung pagkapasok to niyo, padiko. So, yan. Bye. Ngayon, pipinturan ko muna. Update ko na lang kayo pag natuyo na yung pintura at ika-abit na natin. So ayun mga kalabay, tapos na natin i-install ang ating Motowood na CP holder na version 3. So tips ko lang mga kalabay, pag naka-Ducati style kayo na side mirror is kailangan kayo mag-fabricate dito. Kailangan nyo bawasan yung portion na to. So makikita nyo doon sa kaninang video na tinuro ko yung kung anong issue pag naka-Ducati style side mirror kayo. So ayan, yan yung ating pag-install, then makikita nyo yung mount ng GoPro na kung anong angle. Kaya pinili ko yung Motowood kasi very useful na rin. Kasi madali siya. Basta't may ball joint kayo dito, any angle pwede nyo siya gamitin. Pwede nyo gamitin pag ano, nagka-travel kayo ng kung di kayo familiarize sa lugar. So pwede kayo gumamit ng ano, ng CP holder and magmaps. Then, kung alam nyo naman yung lugar, then switch kayo ng ano, pang GoPro na ano, na action cam na mount naman. So, ito mga kalakbay yung ating isang binili na Motowood din, na pang mount naman din sa ating GoPro. Yan, abangan nyo yung vlog natin na ibang angle naman. So, ayan. Next, ika-abit na natin yung mudguard. Abang-abangan nyo yan. So, mga kalabay, install natin itong mudguard sa ating clip. So, ayan. Ang gagawin lang natin, isuguti lang naman natin ito. Sana makita sa camera, pero ganyan lang naman yan. Hugot-hugot lang. And now, i-install na natin. Kaabit na natin itong bago kong biniling mudguard.
So yung mga kalabay, tapos na natin i-install ang ating mud guard. Kailan nyo ipasok talaga ng gusto tong parang rubber na to, and yung parang pinapasukan ng rubber ng gusto, dahil sayang naman kung hindi nyo maayos may kabit, eh, baka mahulog na natin sakali. So dito na natapos ang aking video, mga kalabay. Please like and share sa aking video, and huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel for more video, and please paki-hit ang notification bell para maging update kayo, mga kalabay. So this is JC, mga kalabay. Peace.